Alright. Kasi nakatip. Yan, di gumagalaw. Hello at welcome back sa 46 Educational. Welcome to the third episode. At kung ngayon pa lang kayo sasali sa serye na ito, gusto kong malaman nyo na ang lahat ng materials na ito ay libre. Strategically designed para sa mga fitness coach, sa mga atleta, sa mga estudyante, or anyone na into fitness upang magamit mo ang science at ang diskarte ng isang internationally licensed organization tulad ng ISAP International at tulad ng Tamayo Brothers Teach Fit. Ako si Jojo Tabang, ang inyong kapatid sa Kamao, kasama sa hirap at sa asenso. At wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang continuation ng musculoskeletal system. So, susing sa huling episode, pinag-usapan natin ang skeletal system, ang appendicular skeletons, ang axial skeleton. Pinag-usapan din natin ang tatlong uri ng joints, synarthrosis, yung mga hindi nakakagalaw, apiarthrosis, yung mga nakakagalaw, and synovial joints, yung mga nakakagalaw ng So, sa huling episode natin, pinag-usapan natin ang skeletal system, ang appendicular and axial skeleton, axial and the appendicular. Pinag-usapan din natin ang mga iba't ibang uri ng joints. Synarthrosis, yung mga hindi nakakagalaw. Apiarthrosis, yung nakakagalaw sa limitadong direksyon. And of course, diarthrosis or synovial joints, yung nakakagalaw sa maraming direksyon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang favorite topic ng bawat coach, favorite topic ng bawat kliyente, ang muscles. Ano ba yung mga uri ng muscles? Ano yung mga tawag sa parte? At paano ba ito gumagalaw? So, listen close dahil napaka-importante ng mga information na makukuha natin sa module na ito. Lalo na kung nagtuturo kayo kung paano magbuhat, paano mag-bodybuilding, paano magbawas ng timba, paano maging mabilis, at paano maging malakas. So, may dalawang uri ng muscles. Unahin ko muna sabihin ang mga muscles ay pare-parehas gumagalaw. Yun naman ang purpose ng muscle, gumalaw. Ang galaw ng muscle is contraction. Okay? Mamaya pag-uusapan natin kung paano nangyayari ang contraction motion. May dalawang uri ng muscle, voluntary at involuntary. So, by the name, pag sinabi mong involuntary muscles, hindi natin nakokontrol gamit ang ating utak ang mga muscle na ito. Sila ay may sariling sistema, may sariling paraan para gumalaw at kung kailan nila kailangan gumalaw na ayon sa paligid, na ayon sa ating kondisyon ng katawan. At dahil muscles pa rin sila, kailangan nila ng proper nutrition, kailangan nila ng proper conditioning at proper na pag-aalaga. Ang mga voluntary muscles naman, ito yung mga muscle na kaya nating pag-alawin gamit ang ating will o ating utak. The more na nade-develop ang isang muscle, lumalaki ang size niya, diba? Hypertrophy. At sa mas madaming connection ng mga motor neurons, mas bumibilis ang galaw. Alright? So, kung mas marami rin connection, mas kaya mong pagalawin. Dito, pumapasok yung mga muscle parts na hindi mo kayang i-flex nung maliit pa siya. Ngayon, na nag-training ka, nagpo-coaching ka, nade-develop ang mga motor neurons, ang mga size at ang mga connection, at nagagalaw mo na. Tulad ng didev. Yan. So, ito yung mga uri ng involuntary muscles. Visceral muscles na matatagpuan sa ating internal organs. Again, hindi sila pwede i-flex o i-contract kasi may sarili silang sistema na nag-ooperate depende sa kondisyon. Ang mga visceral muscle at yung mga muscle na matatagpuan madalas dito sa ating digestive system. Also, cardiac muscles naman, by the definition, matatagpuan sa ating puso. Tulad ng mga visceral muscles, may sarili din silang sistema na hindi rin natin pwede flex. Ang puso natin ay may sariling pacemaker cells. Pusa siyang maandar ang umitibong kondisyon. Depende na rin sa sistema. So, kahit ang taong pusong mamon, ang taong pusong bato, hindi niya mapiplex ang buto. Ang mga involuntary muscles natin ay gumukuha din ng pare-parehas na enerhiya tulad nating mga muscles sa labas, tulad nating mga voluntary muscles. Ang tawag dito ay ang ATP. Ang ATP, gusto ko maintindihan nyo, isipin nyo lang ito yung pera, ito yung enerhiya ng ating katawan. Ang pinaka-pinaka-fundamental na source of energy. Pagtagal natin sa mga ibang
diskurso, pag-usapan natin kung ano ba ATP. Pero gusto ko itindihin nyo ng mga muscles natin para mag-contract, kailangan nila ng ATP. Okay? Again, dahil gumagamit ng ATP ang ating mga involuntary muscles, this explains bakit tumataas ang heart rate mo kung kailan kailangan. At so, after these instances na sobrang palong-palo ang heart rate natin, nakakaramdam din tayo ng pagod kasi gumagamit ng ATP ang mga involuntary muscles. At syempre, ang paborito nating voluntary muscles o ang skeletal muscles na pwede natin signalan ng utak, i-flex o pagalawin, at kung gumagalaw na, umabalik din sila sa original na posisyon. So, yun ang kagandahan ng voluntary muscles na pag pina-flex natin, umabalik sila sa dating posisyon. Hindi na siya naka-permanent na. Para ma-explain ko sa inyo paano ba nagko-contract ang ating muscles, medyo technical ito, pero gusto ko maintindihan nyo na may dalawang importanteng elemento dito, ang myosin and actin. Baka ma-explain sa inyo kung paano gumagalaw ang ating mga muscles, intindihin nyo na lang na may actin and myosin. Alright? So, sa bawat muscle strand, ito yung muscle strand, meron actin, ito yung actin, meron din myosin. Dalawang filaments, dalawang uri ng ganito, parang ganito, band, na hayok na gustong dumiki. Okay? Gusto niya magdiki. Kaso, may nakaharang sa gitna. Okay? So, hindi sila makapagdikit dahil may nakaharang. Ang tawag doon ay tropomyosin. Isipin nyo para siyang gatekeeper. So, kung gusto mong pagalawin ng isang muscle, iisipin mo muna yan. Tapos, magpapadala ng signal ang utak papunta sa parte ng katawan kung saan mo gusto lumalaw. Kung signal na ito papunta sa mga motor neurons. Ang mga motor neurons na ito maglalabas ng calcium na didikit sa tropomyosin sa harang. Pag dumikit siya sa harang, bubuksan niya ang gate. Okay? So, kunyari, ito yung ano, ito yung myosin, ito yung actin. May nakaharang niya sa gitna. Pag dumating na ang calcium at natanggal na ang harang, ito, didikit. Okay? Once na dumikit yan, ang galaw na ginagawa ng myosin with ATP ay kumata. Alright? Pagkatapos makadikit at magkaroon ng tension, habang may ATP, ang pinaka-basic na inihiya ng ating katawan, tuloy-tuloy lang yan sa paggalaw. Okay? Tuloy-tuloy lang yan. Hanggat kaya magbigay ng enerhiya, nagapag yan. Diyan nagagawa ang tension. Now, the moment na nawala na ng enerhiya, nawala na ng tension, bibitaw yan. Pabalik sa original na posisyon. Pabalik sa original na posisyon ng muscle. Kung titignan mo sa mas malayo, itong hatakan na nangyayari sa magkabilang puto ng isang muscle, kung saan nakadikit ang puto, yan, ang dahilan kung paano nagkakaroon ng flex. Kapag nirelax, titigil ang daloy ng calcium at babalik ang tropomyosin, so yung mawawala yung tension, mawawala ang harang at babalik ito sa relaxed state ng muscle. Kapag naubusan naman ng ATP o enerhiya, babagal din o hihina ang contraction. At paminsan ay may waste product tulad ng lactic acid. So sa madaling salita, dito natin nakaramdaman yung ngawit kasi wala na masyadong enerhiya nagpo-produce ng byproduct which is called lactic acid. Ngayon na alam na natin na ang mga voluntary muscles natin ay nagko-contract. May mga uri din ng mga muscle fibers na mabilis mag-activate dahil marami naghahatak ng myosin. Pero ang kahirapan nga lang dahil mabilis at marami, mabilis din ito mapagod, mabilis din ito mawala ng enerhiya. Ang tawag dito ay ang fast twitch muscles. Dahil malalaki ang mga myosin sa uri ng mga muscle fiber na ito, mabilis. Yan. Madalas gamitin ito sa mga explosive motions. At dahil explosive ito, hindi mo masyadong masustain, mabilis din mapagod. Mayroon din naman, kayang gumana ng mas matagal, pero hindi kasi lakas ito na ng fast twitch muscles. Ito ang mga slow twitch fibers or madalas tawagin na endurance muscles. So, totoo nga na kung mas malaki yung katawan, mas malakas ka dahil mas marami kang fast twitch muscles. Ang mga powerlifters, bodybuilders, at mga explosive athletes are mga example nito. Makikita nyo na, yes, malalaki ang katawan nila kasi maraming na-activate ng muscle fibers kung kailan nila kailangan. Pero, ang mga sports naman nila ay hindi tumatagal na mga 45 minutes sa isang event. So, usually for powerlifters, sobrang mabilisan na yan. Hindi kailangan na masyadong endurance. Now, para sa mga atleta na mahigit 45 minutes, ang ginagawa,
madami silang slow twitch muscle fibers kasi again, endurance ang madalas nilang ginagawa. Kaya kung mapapansin nyo din na iba yung pangangatawan ng mga endurance athlete kumpara sa mga explosive athletes. Tulad ng mga endurance athlete, tulad ng mga runners, mga marathon runners, basketball players, and mga boxers, iba yung mga pangangatawan nila. Pero, hindi exclusive ito ah. So, ibig sabihin nito, ang mga explosive athletes, kailangan pa rin i-training ang kanilang slow twitch muscle fibers. And of course, ang mga slow twitch muscle fiber athletes, kailangan din nilang i-training ang kanilang fast twitch. Doon pumapasok ang strength and condition. So, kung mas maraming muscle types na kaya mong gamitin, kaya mong i-recruit, depende na lang sa event na ginagawa mo, the better. Mas tatagal ka, and of course, mas magiging explosive ka, would also have more endurance. Ang fast twitch muscle fibers ay puti-puti. Kung iisipin nyo na lang ang white meat na mas malaki madalas sa red meat dahil itong mga white muscle fibers, itong mga fast twitch muscle fibers ay mabilis magkunta. Kaya sila malalaki. Kaso nga lang, dahil mabilis silang magkunta, mabilis din silang makalo. Sa weight training, hindi nagtatagal madalas ng 1 minute ang training na ganito. So, dito pumapasok ang kunyari, ang 1 repetition max kung saan ina-activate mo kung pinakamaraming muscle fibers para magawa ang buhat na kaya gawin. Ang slow twitch muscle fibers naman or oxidative muscle fibers ay mapupula ng laman. Hindi sila as explosive na fast twitch muscle fibers pero kaya nilang mag-steady contraction mahigit sa 45 minutes. Kaso nga lang, kailangan nila ng mas maraming oxygen at mas maraming tubo at kaya din sila mas mapupula. So, para sa isang atleta, importante na may variation ng ginagawa nilang training. Kasi mas maraming uri ng muscle fibers ang gusto mong magamit sa isang event, sa isang condition. At para sa isang coach, importante din na malaman mo ito, na maraming muscle fibers. Siyempre, para maitawid mo din sa kliyente na ang training hindi lang isang paraan. Alright? Pwede kang mag-train ng iba't ibang klase ng modules that will train your explosive, that will also train your endurance. So, hindi lang parating puro buhat, importante din ang cardio. At para sa taong nagka-cardio, importante din na buhat. Alalahanin nyo na ang mga muscles natin ay nagko-contract. Okay? So, gumagalo ang braso ko dahil sa contraction. Again, pwede mo akong tanongin, paano dumidiretso ang braso? Kasi contraction, di ba? Contraction pa rin yan. Pero hindi na dito sa bicep, kundi sa tricep naman. Yung tricep ko, hinahatak niya yung buto pababa para dumiretso siya. Bicep ko naman, hinahatak niya yung buto para tumakas yan. Alright? So, syempre, hindi yan basta-basta. May mga muscle groups na naninigurado na stable ang pagkilos ng mga stable ang kilos ng concentric. Ang tawag dito mga eccentric muscles. So, sa bawat concentric motion, meron din eccentric motion. So, again, babalikan ko yung bicep ko. Ang concentric, pag pinasok ko, pag relax ko, this one is the concentric. The eccentric is the tricep. Alright? So, dahil sa eccentric, hindi niya hinayaan na yung bicep ko lumipad ng basa-basa na ganun. Dahil din sa eccentric, binibigyan niya ng proper stable motion. So, pag dinerecho ko naman to, ang concentric ko will be the tricep, ang aking eccentric will be the bicep. Alright? Minsan din naman, may mga ina-apply tayong puwersa sa mga bagay na hindi gumagalaw. Pag sinubukan mo magtulak ng pader, okay, it doesn't necessarily mean na kapag hindi siya gumagalaw, walang tension na nangyayari sa katawan. In fact, meron. Alright? So, kunyari ito. Pag tinutulak ko ang isang pader, para akong may yan. Ang tawag dito ay isometric. May tension pa rin na nangyayari at gumagamit pa rin ako ng ATP. Okay? Pag sinabi mo naman na isotonic, ito naman yung bigat na kayang pagalawin ng muscle mo. Madalas ito ay ang 1 repetition max, for example. Pag sinabi mo naman isokinetic, ito yung speed, endurance na kaya mong gawin sa isang muscle. Today, natutunan natin ang iba't ibang uri na involuntary at voluntary muscles. Sa voluntary muscles naman, kung anong uri ng muscle fiber ito. Merong fast twitch, yung mabilisan, pang-explosive. Merong slow twitch, yung pang-matagalan at pang-endurance. At ano din ang uri ng mga contraction na meron sa voluntary muscles. Salamat sa pagsubaybay at salamat sa ating sponsor, Elorny Boxing Gym, the biggest boxing gym in the Philippines, now open sa Mindanao area.
At sa mga gustong ma-certify bilang isang fitness coach, nandyan ang FISAP International at ang napaka-astig na Tamayo Brothers Teach Fit. For more information, I will put a link below para pwede kayong makipag-connect sa kanila. So kung gusto nyo pa ng mga libreng education, mga libreng modules sa larangan ng fitness at coaching para sa kapwa Pilipino, hit that like button. At kung sobrang nagustuhan nyo at gusto nyo pa kami supportan, makapag-produce pa ng mas maraming videos, please subscribe to our page. Susunod na episode ulit.